sige. So ito naman, Huwil, anong mga, kunyari, mga advice mo sa mga gustong mag-vlog din, gustong mag-share ng mga experiences nila o mga gala nila, kasi marami talaga nahihiya, parang din yung most na issue ng mga ibang tao, bakit hindi nila ginagawa yung gusto nilang gawin? Ako kasi from the start, hindi naman talaga ako ganito eh. Na-develop ko na lang. So, tawag dito, nag-start din ako sa ayoko makita ng camera, ayoko makita ng tao na nagbi-video ko. Yun yung number one na dapat yung tawag dito, lampasan. Kasi pag nalampasan mo yung stage na yon, the rest will be the history. Kasi tawag dito, ako kahit mag-video ako sa 1,000,000 tao ngayon, wala na. Hindi na ako mahihiya or hindi na ako magtawag dito, magdadalawang isip na gawin yun. Kasi, yung alam nyo, nagsimula din naman ako sa wala, sa zero views, at saka sa tawag dito, sa yung nga sa walang nanonood. May mga sumusuporta, isa, dalawa, ganyan din naman tayo. Ganyan naman tayo nagsimula, di ba? At ang masasabi ko lang, ayan, yung mga sumusuporta ngayon, bigyan mo ng importansya. Kasi from the start, sinuportahan ka nila. So yung mga tawag dito, sumuporta sa akin nung una sa TikTok, ayan, nasa Facebook kayo ngayon, magkakasama pa rin tayo. So yun yung number one na sabi ko nga, kung wala ako dito kung wala kayo. Kaya ako, ginagawan ko talaga ng paraan para magkaroon ng interaction, makasama yung mga followers, yung mga masugid na lagi kong nagko-comment, nagbibideo, nagsashare ng aking mga videos. Ayan. At ginagawan ko talaga ng paraan para magkaroon ng connection sa kanila. Yun yung napakahalaga. Kasi alam nyo, dito sa mundo ng social media, alam ko, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to kasi nandito na ako sa point na to. Pero sa mundo ng social media, ayan, pare-parehas na tayo. Pare-parehas lang tayo ng ginagawa. So, nasa iyo na yun kung paano ka mag-excel. So, lagyan mo ng twist, lagyan mo ng ng attitude, ang personality. Tapos, ngayon, kasi normal na yung mga ginagawa natin eh. Lagyan mo ng commitment. Yung katulad ng ginawa ko, ang idinagdag ko sa akin is yung community ko. So, sa pamamagitan ng community ko, ayan, mapapalawa ko yung aking coverage na by mouth, ayan, ay, sama kayo sa amin kasi maganda yung ginagawa namin. So, ganun yung ginagawa ko. So, huwag kayong susuko. Sa una, talagang mahirap. Sa una, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Sabi ko nga sa'yo, hanggang ngayon, ayan, nagpupuyat pa rin ako. Nagpupuyat ako, nag-ex, at saka yun, ang number one kailangan kung magpo-content creator ka is time. So yung time na yon, napakahalaga nun. Kasi sa time na yon, dun mo mabibrainstorm yung mga gusto mong gawin. Dun mo, tawag dito, mapapalabas yung mga ideya na gusto mong gawin. Ako sa totoo lang, napakadami ng gusto kong ideya na gawin sa mga video dito sa Singapore. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo kung bakit hindi ko pa magawa-gawa. Wala pa rin akong time. So pinagsasabay ko pa rin ang trabaho at saka yung paggala. Kaya tawag dito, hanggang ngayon, ayan, hindi ko pa rin magawa. Pero ilista nyo lang. Ako kasi inililista ko. May checklist ako ng mga tawag dito, ng mga gusto kong gawin, ng mga ideya. Tapos kapag nagawa ko na, chinechikan ko yan. Tapos, ayun, mahirap. Mahirap ang pumasok sa ganitong, kung talagang gusto nyong pumasok sa ganitong setup, ayan, mahirap. Kailangan talaga ng time. Okay. Tapos, sa isang advice lang din naman na narinig ko lang sa mga social media, yung kasi pinakamahirap na gawin is yung mag-start ka, tapos ang pinakamalaking hindrance din dyan, yung i-care mo masyado yung sasabihin ng ibang tao sa ginagawa mo, kasi parang lahat ng gagawin mo parang nako-conscious ka. Correct. Ako, tawag dito, think it in a positive way. Ako, ang ginagawa ko lagi, sabi ko nga sa'yo, nabash na ako dito one time. Alam mo yung ginawa ko? Yung sapatos ko, hinubad ko. Nilagay ko sa kanyang... yung sapatos ko, nilagay ko sa kanilang paa. So, tiningnan ko kung papaano ang mararamdaman nila that time. So, sabi ko, kung ako yung nasa time na yon, kung ako yung taong yon, same feeling. Kaya, dinilit ko yung video o inano ko yung ano. Kaya sabi ko, ayan, yung sasabihin ng iba, importante yan. Napaka-importante yan. Kasi, good man yan or bad, ayan, consider that one as part of growing up.
So kung i-consider mo yan as yung negative na ay wala naman akong pakialam diyan. Nanonood lang naman yan. Ano bang ano nila, wala naman yang ambag sa aking pagba-vlog. No, hindi ganoon. Kasi at the first, ayan, kapag hindi mo inisip din ang sasabihin ng ibang tao, tawag dito, or kapag inisip mo na tawag dito, sinabi lang nila yon kasi tawag dito, gusto nila ng yun nga, mambash or mag-ano. Parang ano ka na eh, parang kailangan mong i... Ano ba, paano ko ba sasabihin? Kailangan mong itayo din yung sarili mo sa posisyon nila. Ganon. Tapos, yung good things, ayan, hindi lang sinabi nila na good things, ayan, matutuwa ka na, ayan. Pasalamatan mo din sila. Mag-message ka sa kanila. Kasi, alam mo yung message natin na ano, napakalaking bagay na yun sa kanila na manotice. Ako, nung una, ang sabi nga ng mga followers ko, bakit ang sipag mong mag-reply? Bakit ang sipag mong mag-reply sa mga comment section? Kasi, sabi ko, may time ako. Binibigyan ko talaga kayo ng time para, ayan, magkakilala-kilala tayo. Ang dami kong kilala na sa comment section ko lang nakilala, na pag nakikita ko sa labas, nag-hi kami, kasi kilala ko siya yun eh. Ganun dapat tayo. Hindi tayo, kumbaga, open-minded tayo sa lahat, mga posibleng mangyari sa kung ano yung sasabihin ng tao sa ating mga ginagawang vlog. Kasi, kung baka soon, kakailangan mo din sila. Yes. At hindi, from the first time, ang tandaan nyo, kung walang manonood, wala ka. Kasi, tawag dito, kung ginagawa mo naman ito para sa kanila, bali yung wala yung ginagawa mo kung walang manonood, di ba? Pero kung ginagawa mo naman ito para sa sarili mo, na like, yung pansarili lang talaga, no problem doon. Don't care doon sa iba na sasabihin ng iba. Pero kung talagang, ayan, ginagawa mo ito para sa kanila, kailangan, may ano ka, may commitment ka sa kanila. Mga tao yung mga yun. Last na lang, willing to. Ano ang message mo sa mga bashers mo, kung mayroong mga bashers din? Ayun, sa totoo lang, duman ako dyan. May nagme-message sa akin na napakahambog mo. Oo! Napakahambog mo, mamatay ka na, ganyan. Duman ako dyan. Sabi ko sa'yo, hindi biro ang pinagdaanan ko bago ko naging isang huwilito. Ang ano ko lang, ang message ko lang sa inyo, sabi ko nga sa inyo, part yan ng mga pagdadaanan nyo pa sa pagiging isang content creator. Kung susuko ka na kaagad dahil lang sa mga sinabi nila, ayan, hindi mo matutupad yung goal mo. Kasi distraction sila eh. Sa bawat goal may isang distraction. May mga distraction yun eh. Okay lang mag-let go. Mag-let go ng mga ganyang tao. Pero yung mga tunay na sumusuporta sa'yo, mahalin mo. Tawag dito, bigyan mo ng oras. Kasi kung wala sila, wala ka rin dito. Isin na lang, message mo sa mga fans. Siyempre na sa sumusuporta. Ayun, salamat. Kasi tawag dito, hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo sa akin. Patuloy na nanonood, nagsishare, nagla-like, nagko-comment ang aking mga videos. Sabi ko nga sa inyo, kung wala kayo, ayun, wala din naman ako dito. Kasi para saan pa ay yung mga ginagawa kong videos, di ba, para din naman sa inyo. Kaya, ayun, sa mga kapwa ko content creators dito sa Singapore, ayan, magsuportahan tayo, tawag dito, huwag tayong mag-away-away. Kasi nag-aaway-away yung iba, eh. Bakit kayo nag-aaway-away? Eh, pare-pares lang naman tayo ng mga ginagawa dito. Ayan. Isa lang naman yung ano natin, goal natin, yung mabigyan ng mga viewers natin ng magandang content, ng magandang video. So, bakit tayo tawag dito? Iisa tayo ng ano dito, sabi ko nga, dapat meron tayo dito, ano eh, yung mga content creator organization. Yeah, ba? Ano, magandang yung, alam mo, pinaplano ko na yan. Sabi ko, walang maglakas loob eh. Walang maglakas loob eh. Ako, naglakas loob ako na gumawa ko ng community kasi sino ba naman ako para gumawa ng community dito? Isa lang akong trabahador. Diba? Bakit sasama sa akin yung mga tao? Bakit magtitiwala sa akin yung mga tao? Kasi tawag dito, may lakas ako ng loob. And tawag dito, nilaksan ko talaga yung loob ko kasi tawag dito, walang gumagawa ng dito. So dito sa mundo ng social media, ng content creation, kung mag-e-excel ka kung kakaiba yung ginagawa mo dun sa iba. So, yun yung, kumbaga, dun ka makikilala eh. Dun ka, kung, dito wala pang nag-aano dito. Wala pang nagko-content dito ng mga kabit-kabit. meron na ako. meron. Meron, nakita ko na.
Pero muna isama yun. Pero ayun, thank you, Humulito. Ayun, thank you kasi tawag dito. Idol ko to. Nung simula pa lang ngayon, nagme-message na ako sa kanya last time. Kakarating ko lang dito sa Singapore. At ayun, maraming salamat. Nag-cross yung landas namin dito sa Cloud Forest. Ayun. Thank you. Ayun. Boom. Salamat sa time. Tag mo ako. Oo naman. Dapat lang.